Yun, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Habi ni RJ. And for today's video guys, gagawa ko na panibagong layout guys sa ating racetrack. So magta trial and error muna ako guys, and tingnan natin kung ano mayayari. Let's go! Bago ako magpatuloy sa panibagong layout ng ating racetrack guys, meron muna akong i-feature na kit para sa inyo. Ito na nga yun guys, ang aking pinakalumang kit na nasa akin guys. 20 years na nasa akin tong kit na to guys. Ito yung oldie na kit guys, kita nyo, 2002 made. Nabili ko to guys dati around 2004, if I can remember it right guys. 2004 ko to nabili, parang grade 2 ata ako guys, no? So dati kasi dito sa amin dito sa Jensen, ewan ko lang sa ibang parte ng Pilipinas, no, pero yung may second wave yung Tamiya, di ba guys? Yung first wave ng Tamiya parang way back 1999 or 2000, ganun yun eh, sa pagkaka remember ko. Sa generation ko yun guys ha, yun yung sinasabi kong second wave ng Tamiya sa amin, yung generation namin is yung around 2005, 2006, 2007, mga ganun. Kasi yung first wave, parang yung unang lumabas yung Let's and Go na anime guys, ay yun yung kinoconsider ko na first wave talaga ng Tamiya. Ito yung talagang naging main kit ko dati guys, nung nagbalik yung mini four-wheel drive talaga sa mga school dati. Talagang lahat ng estudyanteng lalaki may kit talaga. Itong oldie na to guys, itong brand na to, isa siyang parang rip off or knock off brand ng Tamiya, kasi Tamiya naman talaga yung original. So ito lang yung mga budget friendly, parang hindi naman siya budget, parang mid-range yung price nito dati guys. Kasi I can remember nabili ko to nung bata, para mga 299 ata, around ganun yung presyuhan nito dati guys eh. And bukod pa doon, yung mga talagang cheap na mga kit, meron pa yun, yung mga China brand, mga 200 below meron. Pero ito yung naging main kit ko talaga guys, itong sa oldie, yung Dream Series pala nila yun, Dream Series. And ito yung Shining Hawk, madali ang review lang guys, no. So yung stock na lang na natitira dito guys is yung cowl mismo na to, and yung chassis niya. So yung chassis niya guys, para siyang may inspiration ng konti sa Super X chassis guys, no. So ito yung name ng chassis niya guys, SW Super Chassis. So parang may pagka Super X yung datingan niya guys, no. Kasi malapad to guys eh. Hindi sasakto yung 60mm na wheel shaft dito. Malapad to siya compared dun sa mga stock na Tamiya. So ito yung cowl guys, may spoiler yan, tinanggal ko na kasi yun, crack na din. Yung chassis niya guys, actually guys, matagal lang na tenga to guys, kasi yung motor catcher nito guys, hindi na to stock guys eh. So pakita ko sa inyo guys, ito yung stock na motor catcher niya guys, sa katagalan na rin guys eh. So mantakin nyo naman, 2004 kung nilaro to, talagang ito yung main kit na ginamit ko. Madaming fake na kits din akong nahawakan, pero ito talaga yung main ko guys. Yung battle scars niya, nang dami na. Nakailang embang na to sa racetrack dati. Crack na din yung sa may 3-point attachment niya. Guys, no, so yung sa motor catcher nga pala guys, ginawan ko na lang ng paraan yan guys. Bali, kasi may mga spare parts kasi ako guys na naitabi dati, nung elementary pa ako. So yung ginawa ko is kumuha lang ako. Ito pala yan guys eh, sabi ko sa inyo, madami akong spare parts guys eh, yung mga natabi ko dati, no? Puro fake yan guys. So ito guys, yung motor catcher na gamit ko is galing to sa aking parang fake na VS chassis, no? So tinanggal ko na lang, nilipat ko dito, ginawan ko ng paraan. At saka may tabas ako dito guys eh, konti nun, tinabasan ko lang dyan para pumasok siya kasi medyo malaki. So yun, nagfit naman siya, may gear siya, no, na fake gear 351 type. So yung pinion gear niya guys,
Ah, bago na yan. Kinabit ko na dyan guys, no, yung motor naman niya, hindi ko alam kung stock pa to kasi tagalan nito guys eh. Oh, ganito kasi yung mga motor kapag mga fake Tamiya, black talaga yan. At kung napapansin nyo, hindi ko na nilagay yung propeller shaft dito yun eh, nakalagay. Kasi guys, yung issue is, medyo maluwang na yung sa harap niya. So, kapag pinaikot mo, maingay, maingay na. Pangit na yung takbo niya guys, no. So, ganun. Kaya two wheel na lang siya guys. Two wheel drive na lang siya. Yung wheels naman niya guys, napalitan ko na yan guys kasi diyan sa picture niya yellow yung original nito pero matagal na guys, parang hindi pa ako graduate ng elementary, nasira na yung stock niya na wheels kasi nag-warp yun guys eh, sa pagkakatanda ko nag-warp and then nag-crack na din yung mga yung holes. So ito, may extra fin type ako dito ko na sila pack and then stock tire ng Tamiya, stock tire yan, slick tire original Tamiya yan guys. Yung shaft naman niya, stock pa din to guys. Sure ako stock pa din pero yun nga, medyo wobbly na. Wobbly na, hindi na medyo straight, no. Pero okay lang, pang display lang naman to guys. Pang ano lang. Laro-laro lang. And then ito naman, yung mga bumpers, matagal na din to guys. Elementary pa din ako nito guys. Mga around 2006 or 7 kung nabili ata to. Tagal na nito guys. Yung tawag namin dito dati is yung mga alloy bumpers na term namin. Hindi namin alam kung totoong alloy pero yun yung term namin, alloy bumpers. So 3 point attachment to guys eh dati. Pinutol ko lang. Kasi nga wala na yung 3 point attachment dito. Then nirekta ko na lang. Then sinalpakan ko na lang ng yung natitira kong rollers sa basic tune upset ng AR kasi green eh, so dito ko na nilagay guys para magamit din. So yun guys, no, one thing talaga guys na napabili ba ko sa Oldie guys, this is my first and last Oldie na nabili ko kasi guys, no, nag loose thread na lahat yung holes niya guys, lahat yan, hindi naman lahat, ito lang, ito hindi pa to nag loose thread eh kasi kumakapit pa naman, ito loose thread na yan lahat pero never talagang nagkaroon ng crack yung chassis, na major crack yung chassis niya. Except lang dito, yan 3 point attachment. Tsaka yung, nga pala guys, yung feature nito guys, nasa ilalim din yung battery holder niya. Yun, ito yung issue din. Crack na yan, wala na. Nasa ilalim din yung battery. Lalagayan ng battery niya sa ilalim. So, dati yung ganitong klaseng chassis talagang unique kasi sa pagkakalam ko halos lahat ng mga kit dati talagang yung typical na bubuksan mo yung kaule, ito parang easy access talaga yung paglagay mo ng battery, so medyo yun yung edge ko dun sa ibang mga kaklase ko dati guys eh. Dito sila nagagandahan sa kit na to kasi yung battery nasa ilalim eh. So balik ako dun sa pinaka nagustuhan ko sa mga Oldie guys, talagang anti-buy guys, kita nyo naman 20 years nasa akin pa din nasa akin pa din hanggang ngayon tsaka tumatakbo ba. So, yun yung pinaka na-appreciate ko sa Oldie guys, anti-buy. Never nag-crack. Yan guys. To be honest guys, yung ibang kit ko guys, kabago-bago, may crack na yan guys. For example, etong Festa ko guys. May crack na yan guys eh. Kaya nag-start akong mag-build, nag-upgrade kasi may crack eh. Sana ba yun? Meron yan eh, yan. Sana ba yun? Ayun. Kita nyo yung crack na yan guys. Yan. Nag-crack na yan guys. Kabago-bagong chassis pero crack. Stuck lang naman yun. Kaya nag-upgrade ako guys kasi ng mga FRPs kasi yun nga parang ayaw kong lumala. Yung FMA ko din guys, to be honest dito. Crack na din yung hole niya dyan guys. Yung lagayan ng screw dyan. Sa loob na sa loob. Sa loob guys. Crack na din yan guys. Meron na ito itong AR pero dito banda sa ano. Meron. So, yun yung pinaka na-appreciate ko doon talaga guys sa mga Oldie. Mantakin nyo, 20 years buhay pa din. Walang major ano nang chassis. Patibay pa din guys. So, yun guys, no? Yun lang yung aking feature toy of the day. Ito, may clips ako guys kung paano siya tumakbo. Peace.
Balik na tayo sa ating track layout, guys. Let's go! Ito nga pala yung unang naisip ko, guys, na layout. Wavy type dun sa kabila. Kaso, ito yung problema, guys. Short tayo dito, guys, banda. Hindi sasalpak yung corner natin. Kung dadagdagan naman natin ng isa pang straight, yung sobra naman siya, guys, no? So, ganun pa rin, hindi sasalpak. So, meron pa akong isang layout na naisip, guys. So, tingnan natin kung mag-work yun, guys. Tara! Another problem, guys. Sabit, guys. Kita nyo yung line na yun, guys. Yan o. Sasabit eh. So, hindi pwede, guys. Sasabit yung lane changer natin. Kasi dyan ko ilalagay yung lane changer sana. So, ulit naman ako, guys. Ito na nga siya, guys. Ang bagong setup. Ayos ba? Wow! Dito ko na nilagay, guys. So medyo nag-extend lang siya dito ng konti, left side. Tara, subukan natin. Ito din, guys, subukan din natin. At dito na nga natatapos ang aking video, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod. Peace!